Magandang araw po sa ating lahat. Napakahalaga po ng araw na ito sa bayan ng General Nacar at sa kanyang mga nasasakupan, lalong higit sa ating mga negosyante. At hindi lang sa mga negosyante, sa ating mga kababayan, sa mga kabataan at mamamayan mismo ng ating bayan. Ang tinutukoy po natin ay ang paglulunsan natin ng ABPLS para pakinabangan ng ating mga mamamayan. Ito po ay sa pumumuno ng ating pinasasalamatan ang ating mga naging kapartner na kasama dito sa DICT. Maraming maraming salamat po sa kay Director Reynaldo C. ng DICT, kay ABPLS Project Manager Miss Delia Basada, kay Director Leo Cipriano, Orbis Tondo Jr. ng Digital Transformation Bureau Director, ang ating pong DILG na si Director Daryl Dison, Provincial Director, kay Director Tadyosa ng DTI, at marami pa pong iba na ating nakasama, at siyempre yung ating mga partner dito mismo sa lokal na pamahalaan. Kung hindi po sa kanila, hindi magkakaroon ng katuparan ang matagal na nating pinapangarap. Ang pinapangarap natin, kagaya po ng inyong naririnig sa ating palagi, sa pinakamabilis, matino at mahusay na paraan, dapat nating i-deliver ang serbisyo sa ating bayan sa ngalan ng tuloy-tuloy na pag-unlad. Ito na po yun. Ito na po ang simula at katuparan ng ating dating mga pangarap. Mabilis, isang click mo lang, hindi ka na pupunta kung saan-saan opisina para makuha mo ang permit or lisensya ng iyong negosyo. Maraming maraming salamat sa teknolohiya at maraming salamat din po sa mga tao na nakasama nito. Maraming salamat po sa mga tulong ninyo at mga tulong na ibibigay pa dito sa bayan ng General Nacar. Muli po, ako'y nakikiisa sa inyo at nananawagan na panatilihin natin ang ating pagkakaisa at pagtutulungan. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa ating lahat. Mula po sa aming tanggapan, ako ay bumabati ng maligayang araw at nagpapasalamat sa bawat isang naging kabahagi sa gagawin nating paglulunsad ng ABPLS sa ating bayan. Ito po'y tugon sa panawagan ng ating Pangulo na bawasan ang mga dokumento at mahabang oras ng pagpaprocess ng mga government transaction upang maiwasan niya po yung tinatawag nating mga red tape. So, salamat po sa bawat tao, sa bawat tanggapan na nagpursigi na mailunsad ang programang ito, lalo na po sa DICT na siyang naggawa itong software na ito, itong ABPLS. At ito po'y malaking kaginhawahan sa ating mga end users o yung ating mga business owners, kung saan sila'y makakatipid ng panahon, ng salapi, ng oras, sapagkat hindi na nila kailangan pumunta pa sa mga tanggapan. Pwede na silang mag-file online. At the same time, ngayon pong panahon ng pandemya, ay maiwasan din po natin ang mga close contact kung saan po ang mga protocol na pinatutupad ng social distancing para po maiwasan ang pagkalat, ang pagkahawa ng COVID-19. So, sa ating pong lahat, inaasahan ko po ang ating tagumpay sa paglulunsad na ito ng ABPLS sa ating bayan. Mabuhay po tayong lahat. Ano nga ba ang Electronic Business Permits and Licensing System o ABPLS? Ito ay isang cloud-based application software na makatutulong upang maging computerized at higit na mapabilis ang business permitting process sa ating bayan. Napakaganda nitong project na ilulunsad natin ngayong October 9. Alam natin ito ay nakaugat doon sa Republic Act 11032, kung saan ito yung
an act of ease of doing business and effective implementation of government services. Itong electronic business permit system na ito ay matagal nang gustong isaayos ng ating punong bayan. Gusto nga ng punong bayan ay magkaroon ng paperless transactions sa lahat ng mga tanggapan dito sa ating bayan, sa ating munisipyo. At ito ay ano, magandang oportunidad, no? Isang siguro masasabi nating simula ng paperless transactions. At lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, kinakailangan talaga natin yung paperless, contactless, no, ng na proseso ng pag-apply ng mga business permit. Ano nga ba ang pagkakaiba ng lumang proseso ng pagkuha ng permit sa ating bagong system? Sa ating lumang proseso, ang kliyente ay kinakailangang pumunta ng personal sa iba't ibang tanggapan upang mag-asikaso ng mga kaukulang dokumento. Sa bagong proseso, mas pinahusay at pinabilis ang pagkuha at pag-issue ng permit sa pamamagitan ng EBPLS. Bali po dito sa bagong sistema ng pag-apply ng business permit, ang tinatawag na electronic business permit and licensing section
ay malaking tulong dahil hindi na po nakakapagod kumpara dati na lahat ng departamento kailangan mong puntahan at kumuha ka ng mga requirements. Ngayon po ay sobrang dali na hindi ka na mapapagod. At nagpapasalamat po kami dahil itong initiative na ito ay sobrang gaan sa aming mga negosyante sa ngayon na nakapag-apply kami ng agad-agad sa madali ang paraan. Yun lang po at maraming salamat. Salamat po! Kilalanin din natin ang mga bumubuo ng business one-stop shop team sa bayan ng General Nakar. Ako po si Francis Loliedo. Ako po si John Carl Ernie Ritual. Kami po ang frontline personnel mula sa Municipal Planning and Development Office. Ako po si John Philip Tena, frontline personnel ng Municipal Treasurer's Office. Ako si Nolly Villaverde, frontline personnel ng Municipal Engineering Office ng General Nakar. Ako po si Fire Officer 2, Jesril A. Rebellame, frontline personnel mula sa Bureau of Fire Protection. Ako po si Jen Aumentado, ang frontline personnel ng Menlo. Ako po si Nanette Tan, ang frontline personnel ng DTI Negosyo Center. Ako po si Arde Sainez, ang designated EBPLS Administrator. Ako po si Abilito Vargas, ang Business Permit and Licensing Officer ng General Nakar. Kasabay ng paglulunsad ngayong araw ng EBPLS, ilulunsad din ang Tech for Ed. Ang isa sa ating papasinayan sa umagang ito ay itong Tech for Ed Center na una dito sa ating sa General Nakar. No, itong Tech for Ed Center, malaki ang maitutulong nito para sa pagpapataas ng kaalaman ng mga mamamayan sa Information Communication Technology. Dahil dito sa Tech for Ed Center na ito, magkakaroon ng access sa mga mamamayan sa kanila sa online applications, online research. So kaya ito'y napakahalaga. And then, technology training pwede rin dito sa isagawa dito sa ating Tech for Ed Center. So maraming masiservisyuhan ang Tech for Ed Center natin na ito. Matutulungan natin, lalo na yung mga less fortunate na mga kababayan natin or yung walang kakayahan, vulnerable sector of society, sila yung magbibenepisyo nito. Tulad na limbawa ng mga PWD, ng senior citizens, ng ating mga out of school youth, sila ay mabibigyan ng pagkakataon na maka-access sa isang libreng Tech for Ed Center. At ito ay magiging kapakipakinabang para sa kanila. At ito'y layunin ito na makasabay tayo sa pag-unlad ng Information Communication Technology dito sa ating bayan. Ang paglulunsad ng EBPLS at Tech for Ed Center ay bahagi ng pag-angkop at pagyakap ng ating bayan sa mga makabagong teknolohiya at pamamaraan, alinsunod sa adhikain ng ating punong bayan, kagalang-galang Isirusol, na sa pinakamabilis, matino at mahusay na pamamaraan, ipagpatuloy natin ang kaunlaran ng ating bayan.